Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. In this episode ay sasagutin ko yung mga frequently asked question nyo bilang isang food panda rider. Let's go! Unang tanong ay, Boss, kapag pinikap po ba ang goods, babayaran nyo na po ba yun? Nag-aabono ba ang rider sa lahat ng order? Paano po yun, sir? Ikaw magbabayad muna sa vendor kung di ba paid like yung kinolek mong bayad nila. So guys, bilang food panda rider, kapag merong dumating na order at inaccept mo yun, wala kang aabonuhan. Bali, ang pinakagagawin mo lang is pupunta ka sa vendor, pipick upin mo yung item, tapos dadalin mo sa customer. Tapos yung customer naman, makikita mo dun sa order niya kung ito ba ay paid online or collect cash. Kapag ka paid online, wala ka nang sisingilin sa kanya, i-complete mo lang yung delivery. Kapag ka naman ito ay cash on delivery or collect cash, sisingilin mo siya kung magkano man yung amount nun, kaya kailangan meron kang panukli. Tapos nun ay kapag ka na-collect mo na yung cash, lahat ng makukolekta mong cash sa biyahe mo ay ire-remit mo sa 7-Eleven pagkatapos ng biyahe mo. Pwede mo na rin ikaltas dun yung sinahod mo sa biyahe na yon, or pwede namang kinabukasan mo na bawiin sa susunod na biyahe mo. So guys, wala tayong aabunuhan, pero dapat meron tayong dalang pera panukli sa ating mga customer para sa mga collect cash. Minsan naman na kung talagang nauubusan ako ng panukli, isang option ko rin eh, kapag may GCash yung customer eh, sa GCash ko pinapasend yung bayad. Kasi pwede mo rin namang i-remit sa GCash yung mga nakolekta mo. Next question natin is, may top up po ba? So bali guys, kung ikaw ay isang Lalamove rider or Lalamove driver, meron kasing top up sa Lalamove. Bali, bago ka bumiyahe, kailangan may laman na pera yung iyong wallet sa Lalamove driver app. Sa Food Panda naman, hindi ganun. Hindi mo kailangan mag top up. Kahit zero balance ang wallet mo sa Food Panda, hindi talaga siya nagmamatter, kasi nga ang customer ay magbabayad sa'yo either cash or online. Sa Lalamove lang merong top up. Bali, sa Lalamove, pag wala kang top up, hindi ka makakabiyahe, dahil doon nila nakaltas yung kinikita mo at yung nakokolekta mong cash. Sabi naman ng isang kapanda natin, minsan nag-aabono at nagpabili sa akin ang customer, ayun, laki ng tip. So guys, isang diskarte din to para sa ating mga rider. Kapag pinipick up natin yung order, minsan nagpapadagdag yung customer. Halimbawa, gusto nila ng additional value meal, burger or spaghetti, kung ano man yung gusto nilang ipadagdag. Nasa sa atin mga kapanda kung gusto nating mag-abono. May risk din to, kasi kung scammer yung customer, eh posibleng mag-abono ka. Kung lagi kang bumabiyahe sa isang lugar, makikilala mo rin yung mga regular customer na laging umu-order. At kapag pinagbibigyan mo sila na mag-abono ka or magpapadagdag sila ng order, eh siguradong magbibigay sila ng tip. May mga nangyari na rin sa akin mga kapanda na halimbawa magpapadagdag sila, magpapabili sila ng beer sa 7-Eleven. Basta siguraduhin nyo lang mga kapanda na legit talaga yung customer at hindi sila scammer. At wag naman masyadong malaki yung aabonohan mo. Ingat pa din sa pag-aabono, pero sa pag-pick up natin ng mga pagkain at pag-deliver sa customer, wala tayong aabonohan, kundi magko-collecta lang tayo ng cash at i-remit natin sa 7-Eleven pagkatapos ng ating biyahe. May bayad po ba mag-apply sa Food Panda? Kung meron, magkano po? Walang bayad ang pag-a-apply sa Food Panda through online. Bali, libre lang ito. Kailangan lang kompleto yung requirements mo. I-follow mo lang yung procedure sa Food Panda Rider application, and then i-attach mo lang yung mga requirements mo. Ang may bayad ay kapag natanggap ka na, dahil bibili ka ng uniform at Food Panda bag. Wala po bang age limit? Bali guys, nakalagay sa Food Panda application website na basta ikaw ay 18 year old pataas at meron kang requirements, physically fit or kaya mong magtrabaho, at meron ka nung motor, meron kang pang down payment, ibig sabihin pwede kang maging Food Panda rider. Kung minsan may makikita kayo sa mga social media na merong pilay, may kapansanan, pero Food Panda rider, ibig sabihin lahat ay nabibigyan ng chance sa Food Panda. Basta masusunod mo lang at makukumpleto mo lang yung mga requirements na kailangan nila bilang isang Food Panda rider. Sir, may year model ba motorcycle need apply sa Food Panda? Guys, hindi nila tinatanong kung anong modelo ng motorsiklo mo sa Food Panda. Hindi katulad sa Lalamove na kailangan mong isend sa kanila yung ORCR kung anong model year ng motor mo. Sa Food Panda, hindi kasama yan sa requirements. As long as meron kang motor, ito ay nakarehistro kahit anong model pa ito, meron kang bike, kung anong kung ina-applyan mo ay biker, pwede kang bumiyahe sa Food Panda. Pwede po ba non-pro? Bakit bawal ang non-pro license? Kapag mag-a-apply ka sa Food Panda, kailangan professional ang iyong driving license. Ito ay batas sa Pilipinas na lahat ng mga delivery rider, kahit iba-iba pang mga app, sa Grab, Lalamove, ang requirement talaga ay professional license. Kung ikaw ay naka-non-pro, mas magandang pumunta ka muna sa pinakamalapit na LTO para ipa-convert mo ito to professional
driving license. Bali, ang requirement nila, kailangan more than 6 months na yung non-promo bago ka maging professional. So, ayun guys, one day process lang to sa LTO. Meron siyang online exam and drive test. So, guys, next time, sagutin ko pa yung ibang mga tanong nyo sa ating YouTube channel at pilitin kong sagutin yung mga frequently asked question nyo bilang isang Foodpanda rider. So, hanggang dito na lang, guys. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga tropa. Ride safe.